welcome back to my channel. And today's video po, mag-aano tayo, Shopee tutorial. Kung paano ba umorder sa Shopee with free shipping, step by step, full detailed po ito. And kasi nga po, ang hilig kong mag-Shopee haul. So yung iba po, nagtatanong sa akin kung paano ba mag-order sa Shopee na yan. So eto na yun, isishare ko na sa inyo kung paano ba ako umorder sa Shopee with free shipping. So yung gagawin lang natin mga mamshi is kukunin natin yung mga phone natin, yung mga cellphone natin, and ida-download lang din natin yan mismo sa cellphone natin. Kung naka-iPhone ka, pupunta ka lang sa App Store, isi-search mo lang is Shopee. And kung naka-Android ka naman, pupunta ka sa Play Store and isi-search mo lang din yung Shopee. So ida-download mo lang yun mga mamshi, i-install mo lang yun, install mo lang. So ako, naka-download na ako, and ipapakita ko na lang sa inyo yung screen. So ito yan. So ayan, nakapag-download na ako ng Shopee and i-open lang natin tong Shopee na to. Ayan. Swipe, swipe. Start. Start natin. I-allow. Ayan. So yan yung makikita nyo. Teka, ang hina ng internet ko. Ibahin natin yung internet. Yung medyo malakas. Ayan. Ano muna tayo, mag-data. So, ito yung bubungad sa atin. Ayan. So, yan yung bubungad. Shopee Shake. Depende sa inyo kung gusto nyo mag-play niyan. Pero, ako, hindi ko na yung nilalaro. So, pupunta na tayo sa, dito, sa Me. Ayan, sa baba. May kita nyo may Me. I-click nyo yung Me. Bali, account nyo yan. Ang gagawin nyo dyan, ayan, magla-login kayo or sign up. Siyempre, kung first time kayo sa Shopee, ang i-click nyo dyan is yung sign up. Ayan, sign up lang kayo mga mamshi. Ano ba yung nalagay nyo dyan? So, phone number nyo lang. Sign up, ayan. Kung first time kayo sa Shopee mga mamshi, mas better mag-sign up kayo nito. Ayan, ilalagay nyo lang yung number nyo. Tapos, pwede nyo i-connect sa Facebook or sa email. Pero kung may Facebook kayo, mas madaling i-connect nyo na lang sa Facebook para hindi nyo nakakalimutan yung password. So, ako, may account na ako, kaya magla-login na lang ako. So, ito yung account ko. So, matagal na tong account ko na to kasi noon pa lang, mahilig na talaga akong mag-order sa Shopee. And kung nakapag-sign up na kayo, yan, go na kayo dyan. So, andito pa rin tayo sa Me, sa account na to. My home, my Me. So, pag Me, account nyo po yan. And dyan yung makikita lahat. So, i-click mo lang yung free shipping na yan, ito. Kasi po, every month, may tatlo tayong free shipping. Pero, depende po yan sa location nyo. Kung nasa Metro Manila lang kayo banda, sigurado may free shipping kayo. Pero kung mga nasa malalayo kayo, like mga tagong-tagong lugar, depende po, minsan hindi siya free shipping. Kaya hindi po lahat ng location nyo available ang free shipping. Kasi po, yung ibang tao nagtataka, bakit ako walang free shipping? Ganyan-ganyan, nagagalit sila kay Shopee. Pero depende po yan sa location nyo and depende sa mag-deliver sa inyo. So, ito siya. Ang i-click nyo lang po is itong free shipping. So, ayan, may free shipping pa ako. Ayan, may isa pa ako free shipping kasi hindi pa ako nakapag-order. So, sa isang buwan po, may tatlong free shipping tayo. Pero, depende po yan kapag ano si Shopee, diba? Kasi minsan, namimigay talaga si Shopee ng free shipping. Kaya, minsan, sobra pa yung nabibigyan niyang free shipping. And, ito yung mga na-order ko noon. Hala, mina ng internet. Teka lang po. So, ito yung mga ano ko. Kasi dahil ko kasi ino-order mga mamshi. Kasi po, yung iba po, binibenta ko po dito sa amin. Kaya, ang dami ko rin na-order ngayon. And, talagang dito ko umorder ng mga ibang gamit ni baby. Halos lahat. Kasi po, talagang nakakatipid ako. Ito po yung presyong Divisoria. Eh, andito po ako sa Iloilo. Kaya, malayo talaga ako sa Divisoria. Siyempre, babiyahe pa ba ako dun? Eh, ito. Naka-free shipping na. Wala ka ng pamasahe. Pero, minsan, kapag may babayaran kang shipping, minsan mura na lang. Magkaroon na lang siguro yung babayaran mong shipping. Minsan, nasa 40 pesos. Depende po sa location nyo. And ito na nga yung mga purchase ko. Ayan. Marami na po talaga akong na-order sa Shopee. And nakakatakot naman talaga na umorder sa online minsan. Kasi po, diba, yung iba scammers, yung iba kulang-kulang yung ibibigay. Kasi ako, sa dami-dami ko na pong na-order, naka-experience po ako niyan isang beses lang. Pero, nirefund naman niya sa akin yung tatlong kulang na item. So, kung makikita nyo, may mga nagla-live. Yung mga nagla-live po na yan, is yan po yung mga sellers. Sila yung mga nagbebenta.
And ako po, kaya po hindi po ako nai-scam kahit marami na akong na-order. Kasi po, bago po ako umorder ng item, binabasa ko po muna yung mga review. Paano, saan mo ba makikita yung review? Example, may isa akong gustong item. Ayan, yung mga hot products. Example lang to mga mamshi. Example, may i-orderin akong... Ano, ito. Orderin ko tong damit na pang baby. So, example, ayan, mga... O-order ako niya ng mga damit. Ayan. Esensya na po kayo kung medyo mahina yung internet. Kasi no, kahit ako nababisit din. Ayan. Iaano mo lang siya. Mababa. So, ito yung rating. Product ratings. See all. Basa-basa lang po kayo dyan kung ano yung mga comment ng mga umorder na. Bali sila na po yung mga nakatanggap ng item tapos i-review nila. So, kung kayo umorder na tanggap niyo yung item, pwede rin kayong mag-review kung ano yung tingin nyo, maganda ba yung quality, mabilis ba yung pag-deliver. So, ngayon, tapos na ako magbasa. So, ayan siya. So, kunwari, orderin ko tong damit na to. Ayan, for 130, orderin ko tong damit na to, kunwari. I-add to cart natin siya, mga mamshi. Add to cart. Tapos, pupunta tayo sa cart. Ito yung cart na yon. Ayan. Ayan siya. I-click ko lang yan. So, ayan yung damit. And yung total is 130. Tapos, kanina nakita nyo may free shipping ako. I-click ko yung ito, vouchers. Ayan. Tapos, ito yung free shipping. Ayan, naka-check na. I-okay natin. Okay. 130 pesos. I-check out natin. Check out. Ayan. Check out. So, andito po ako ngayon sa Iloilo, mga mamshi. So, malayo-layo yung lugar ko kasi galing pa tong Manila. So, yung seller na to is from Manila, kaya may charge pa siyang 45 pesos. Pwede mo siyang i-click kung gusto nyo mag-change ng magde-deliver sa inyo. Kumbaga yung magde-deliver ng item, yung delivery boy, ganon. Pwede mo tong i-click, ayan. I-click mo lang yung arrow na yan. Tapos, may choices ka kung gusto mo si Xpost Integrate or si JNT Express. So, ako, lagi ako kay JNT kasi mas mabilis talaga si JNT compared kay Xpost. So, dyan ako kay JNT. Confirm lang. Tapos, ito yung address ko. Mapalitan ko yung address ko. Paano ba gumawa ng address? I-click nyo lang yan. Yan, bali yan yung lalabas. Ang ilalagay nyo lang, mga mamshi, is itong full name nyo, yung totoong phone number nyo, saan kayo, saan yung region nyo or province nyo, yung full barangay nyo. Basta yung full address nyo ilalagay nyo dyan. And then kapag nilagay nyo na, sasubmit nyo siya. Ang ilalagay nyo na name dyan, mga mamshi, is kung sino yung magre-receive ng product, kung sino yung kukuha. Kasi nga, diba, i-deliver. So, ang ilalagay nyo dito is kung sino yung magre-receive ng product. And yan, submit. Kunwari, ayan na siya. Submit na lang. So, dito naman tayo sa payment option. Ayan. Kung gusto mo ng remittance payment, over the counter, or cash on delivery, bank transfer, depende po sa inyo, pero lagi akong cash on delivery. Kasi ito yung tinatawag na kapag na-deliver na sa'yo yung item, dun ka palang magbabayad. So, diba, at least, ma-deliver man o hindi, safe ka, hindi ka na-scam. Kasi kapag na-deliver na sa'yo, dun ka palang din magbabayad, diba? So, lagi akong si cash on delivery. Pero mga mamshi, may ibang store na hindi sila nagka-cash on delivery or depende po sa location nyo. Kasi minsan sa mga malalayo, hindi siya available. Kaya thankful ako kasi available siya dito sa Iloilo, itong cash on delivery. So, ang gagawin na lang natin is place order. Ayan na siya. Tapos na. So, kapag na-place order mo na siya, so dito siya lalabas sa to pay. Itong to pay po, yan po yung ano, example, cash on delivery kayo. I-accept ni seller yung request nyo na cash on delivery. Kapag na-accept niya na yan, dito na siya pupunta sa to ship. Kumbaga, hihintayin nyo na lang na isi-ship ni seller yung item nyo, yung in-order nyo. Kapag na-ship na po niya, na-ship niya na yung item nyo, nilipat naman siya dito sa to receive. So, hihintayin mo na lang yung item mo kasi pinaprocess na yan, babiyahin na yan sa ganitong lugar. So, ganun lang po siya kasimple, mga mamshi. And thank you for watching po. Sana po ay kahit papano nakatulong ako sa inyo kung may mga tanong kayo about sa shopping na yan. And
Kung may kulang pa po, pwede kayong magtanong sa akin dyan sa comment section. Sasagutin ko po yan. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa channel ko, please subscribe my channel para may mga update pa kayo sa mga Shopee haul ko. Kasi po, marami pa akong gagawin na Shopee haul. And kung may mga tanong-tanong pa kayo about sa akin, pwede nyo akong i-PM mga mamshi sa Facebook ko or sa Instagram. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. And yun na nga, bye-bye na po. And thank you for watching!